And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is my shepherd. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-analyze dito, magandang marker din ito na natagpuan nila katiyats. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Alright, shoutout tayo kina Banakon Big 5. Shoutout din kay Elmer Luzano, kay Ronnie, kay Rich Jean Sanchez. Shoutout kay Isidrio Lamsin, kay John Michael Samurai. Shoutout din kay user SJ3, Turio Bulsaw, kay Dambaw, Cirilo Jaom, Bukidnon Tiets, Peps Gilmar. Shoutout din kay Intensity, kay Gino Discovery, kay Alakdang Biskaya, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Ito yung dot niya. Hindi alam kung paa o kamay. Paa o kamay yun ang dot. Dito lang yung sa gilid. Sa gitna ng ilog. Okay mga katiyats, narito ang marker na sabi ni Katiets ay parang paa at parang kamay. Parang kamay nga siya na nagaganyan, no? Ayan, pero pwedeng paa talaga ito, at sa tagal ng panahon ay parang naano na, nasira ng itsura nito. Parang nagaganyan talaga siya, oh. Meron pang ganyan dito. So ito'y kaliwa, left foot. Kung i-drawing natin to ng may daliri, ay ganyan. Okay, at meron siyang visible na ito malalim. Ito at ito, at meron pang isa dito. So pwedeng apat. Pwedeng apat na butas ito, o pwedeng tatlo lang. Pwede ang isa dito ay hindi kasama. Pwedeng itong dito ay hindi kasama. Pwede itong tatlo lang, kasi nakalinya siya. So pag ganitong paa, kung wala itong mga dot na tatlo o apat, kung wala ito, ang item ay nasa harapan lang. Ang item ay pwede lang dito sa harapan sa kanya. Pwedeng didistansya ng 5 hanggang 7 kamitros. Diyan lang yan sa harapan. Pero dahil meron siyang apat na tuldok na malalaki, so pwedeng trail. Ibig sabihin ay maglakad-lakad pa papunta doon sa unahan. So value ng mga dot, okay, pwedeng 1 meter lang yan bawat isa, so merong 4 meters distance pinakamalapit. Pero pwedeng 5 din siya meters bawat isa, so pangalawang distansya ay 20 meters sa unahan. Ayan, so kung dito tayo magbase sa 5 to 7 ay malapit siya sa 4 meters. So ito pwedeng i-adjust sa 4 to 5 meters. Okay, kung trail marker, so malayo-layo talaga siya, 20 meters. At tingnan nyo rin sa unahan yan, sa unahan pa ng 20, kung anong meron na bato. Example, ang paa na ito, example ito yung bato na may paa. Ganito yung paa sa ibabaw. Example, sa unahan yan ay nakaharap siya sa malaking bato, at ang distansya niyan ay pasok sa 20 meters. So ang bato na ito ang tinuturo.
So una, siyasatin nyo ang bato, pukpukin nyo ng maso kung hollow rock. Pangalawa, tingnan kung may mga marka ang gilid ng bato, tulad ng mga down arrow, yung mga sign na pababa, mga arrow na going down, mga letra na V na ganyan o minsan ganyan, pareho lang yan. Pag ganyan na may marka sa bato, so nasa harapan lang yan ang dapat hukain. So example dito. Okay, at kung walang bato ay sundan nyo na lang ang value ng mga dots. So 20 meters, pinakamalapit 4 meters. So dalawa lamang ang digging spot sa pagtesting nito. So una ay 4, pangalawa ay 20 meters. Okay, ngayon ito yung una na paraan dyan. Ngayon kung wala ay meron pang isa. Dahil sa kaliwa ito, nakaganyan. So kung kaliwa ito, meron ito missing na kanan. So kung malapad itong bato, nakaganyan yung bato, estimate nyo ang layo ng kanan. So kung ito yung kaparis niya na kanan na missing, hindi yan nakikita, yan ay missing na kanan. So kung ito yung missing na kanan, imaginary lang yan na nandyan. Pukpukin nyo to ng martilyo tong side dito ng bato. Yung tatayo ka dyan and then magtikas pahinga ka. So tikas pahinga, yung parang sa ROTC. So ano yan, ang distansya na nasa 30 cm, 30 cm or half meter. Half meter na lang para madali. So sukatin nyo ito papunta dito ay 30 cm or 1/2 meter, yan na layo. Kasi meron akong nakita ng recovered treasure na ganyan na nakatatak yung naka-engrave yung kaliwa. Ang binutas ng nag-recover ay ang kanan na side, binutas nila yung bato, kaya yun hollow rock treasure pala yun. Nilagyan lang ng simento ang cover and then pag nabutas nyo ito ay mayroong pabilog na nahukay na kasing laki ng drum. Hindi yung malaking drum, yung medyo maliit lang. Yan ang pangalawa na paghanap ng treasure sa footmarker na nasa malapad na bato. Okay, so yun lang ang dalawa nating paraan sa paghanap ng treasure. Dahil ito ay footmark na mayroong trail sign. Trail sign itong mga dots. So ibig sabihin ay malayo-layo sa unahan pa. Alright, so yan lang ang aking pag-analyze mga katiyats. At huwag kalimutan ang ating raffle draw ay malapit na. Hinihintay ko na lang yung dowsing rod na darating kasi China pa daw sabi ng dealer, ay nandun pa sa China, kaya baka second week ng buwan na ito ay makapili na ako ng 5 na mananalo doon sa The Art Lover Millennials na channel, kasi gusto kong dadami ang followers doon sa Art Lover. Kasi kung magka-abiriya itong ating Surigao-san, kasi nung ilang buwan lang ay na-strike itong channel na Surigao-san, nag-upload ako pero walang revenue. Kaya kung ganun ang mangyari ay pwedeng ilipat ko kahit saan sa mga channel ko ang ating decoding at treasure hunting. Yun ang mga purpose ko ng pagbukas ng maraming channel, pero dapat hindi pare-pareho ang content para hindi ito isasara ng YouTube. Okay, so yan lang aking hingin sa inyo ng mga kunting tulong sa aking mga followers.
Brothers sa Surigao Sam. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na. God bless us all.